mga ka-hunters, welcome back po. Have a blessed Sunday po ang aking pagbati sa inyo lahat. Tuloy-tuloy na po tayo. Ang unang coin ay kay Bern Manalo. Yan, bossing, baka naman pwede paising ito dyan sa content mo kung collectible ba ito. Kasi bagong collector ito, mga bagong collector, kailangan natin i-guide. At salamat at napili mo maging coin collector dahil napakagandang libangan po nito. Ayan, simula mo na po mag-collect at lagi ka manood sa ating YouTube channel para marami kang mapulot about sa mga variation. Itong 2015 mo, 10 piso, slightly error lang siya, no? Yan, sa part na yan, parang may doble sa rim. Sa ibang bansa, tawag nila dyan, mga double die na yan eh. Pero dito sa atin, napaka-common lang ito at hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit hindi masyadong binibigyan ng pansin yung mga error coins. Nabibigyan lang nila ng pansin yung talagang mga major error, yung talagang mga unique, yung mga ultra rare error, no? Pero pag mga ganito, hindi na masyadong binibigyan ng pansin yan. Pero nasa sayo yan kung gusto mo i-collect. Ayan, meron siya extra metal chip dyan. Ikaw magde-decide kung gusto mong itago yung mga yan. Kasi as a bagong collector, magsimula ka sa mga ganyan at hindi maglalaon eh. Ang magiging collection mo ay paganda ng paganda, no? Sumunod itong ating bariyang ipakikita. Ayan, ang tawag daw sa error na ito. Ayan, tingnan nyo, no? 10 piso rin ito. At yung years ay napunta doon sa ibabaw. Dapat yung years na yan nandito sa ilalim ng dalawang bayani, no? So tinatawag ko na lang itong mga off-center die, no? Wala sa sentro, hindi na sentro yung die niya, kaya napunta roon sa taas. At legit yan, makikita mo naman. Pero meron doon mga sinadyang gantong error, kasi yung gitna na yan, yung bronze part ng 10 piso na yan, naiikot daw yan, yung iba tinatanggal daw yan at ipinipihit nila para mawala sa sentro. Pwede naman mangyari yon, pero malalaman nyo naman yan kung may hawak kayong ganyan. Kung nagagalaw siya, eh malamang ganun na nga, no? Sumunod kay Rod Manyo, pakicheck po kung error po yan. Tingnan natin ang iyong piso NDC. Yeah, pinakita niya kaagad yung reverse. Kung di ako nagkakamali dito sa part na to. Yan, yan yung tinatawag nilang mga extra leap error. No, kaya nila tinawag nilang mga extra leap error yan kasi nagmukha nga siyang extra dahon eh. Diba guys, at tatalakayin ko uli yan. Kasi meron talagang mga lumabas na extra leap na talagang yung metal na sumobra eh. Dahon na dahon talaga. Kaya parang iniisip ko nga eh, baka variation yung mga yun kasi maraming pare-pareho na lumabas na ganun, no? Maaring variation yun. At hindi maglalaon, baka mag-update ito. At itong coin mo na NGC, itago mo lang muna yan. Collectibles po yan. Yan yung mga debris or extra metal chip na napunta dyan sa waling-waling. Kaya tinatawag nilang mga extra leaf error. Collectibles yan. Sumunod kay Roy Flores Idol, ito po yung reverse pros. Reverse pros. Tingnan natin, no? Sa tingin ko, itong mukhang pros naman yung reverse niya, Roy. Ayan nga, yung reverse pros nga talaga siya, no? Tama yung sinabi mo, reverse pros. Pero mukhang mint pros siya eh. Baka medyo hindi mo lang masyadong nakilatis yung reverse niya. Mint pros ito kasi 2018 ito. Ayan, no? Tingnan mo yung reverse niya. Pros naman eh. So, mint pros yun, no? Tabang Kuranuel naman. Boss yan yung pros 2013, nasa taas, yun sa baba. Hindi ko alam, pwede ba yan sa content mo? Pwede. At andito na nga, panoorin mo. At lagi kayo manunood dahil baka isa sa inyong mga coin na pinakikita sa ating page ay maisasama natin. Pinipili ko po kasi yan eh. 2013 ng dalawa yung coin mo, no? Kaya nakaharap na yung reverse at yung reverse. At itong 2013 mo eh, yung reverse ay frosted. Wala ito sa record. Tingnan nyo guys, di ba? Obserbahan ninyo. Yan yung reverse, oh. Frosted po yung reverse eh. Kahit di na ganun kaganda yung kondisyon, makikita mo na frosted. Sa reverse naman, eh, napaka-common lang ng itsura nila. Common lang, oh. Tingnan nyo, di ba? Nagkaroon lang ng konti sa pagkakaiba sa kulay. Pero yung reverse nga nitong dalawang ito ay frosted. So, variation po ito. At pwedeng i-collect at i-hunting mo sa susunod dito yung maganda yung condition, at least uncirculated yun.
magandang i-connect nyo. Sumunod kay Marlon Bargods, meron po ako euro, 10 pesos, euro coin. Ito marami na tayong nakita ng ganito. Ito yung mga tinatawag na mga cancel coin, mga meat damage, mga waffle coin, no? Euro coin, tinatawag nilang nga. Pero nga nag-comment nga, lagi kong inuulit-ulit, hindi yan error coin, cancel coin yan. Diba? Kaya nga cancel coin kasi nga error coin. Eh, no? Iniba-iba pa. Ganon din naman ang pupuntahan. Yan, ito sinasala po nila. Pag nakita yan ng mga quality control, kinukuha nila yan, iniipon nila at binabalik para i-recycle. Pero hindi nga nila nasasala lahat yan. Eh. Diba? Napakaliit ng tsansa na masala nila lahat yan. Kaya nakakalusot itong mga error coin na ito. Ang tawag ko lang dyan is stripe coin lang yan kasi nga mukha siyang stripe. Ayan, sumunod kay Wilfredo. 2003. Mukhang error coin yung 2003 mo. No? Kaya lang, slight lang. Hindi siya talagang parang grease error yan. Kaya lang, hindi ganun kataas yung pagka-grease error niya. Konting-konti lang. At pwede mo naman i-collect yan. Nasa sayo naman din yan. So, idadagdag mo o ipaiikot mo ulit sa market, no? Nasa sa atin naman kasi yan, eh, kung gusto natin idagdag. At yung isa mo na tika lang, aha, meron pa kasi ditong mga ayan, ayan, balikan natin yung sayo, yung ito nonagon, ayan, misaligned kasi sa part na to makapal, eh, kasi dito sa part na to manipis. Misaligned ko yung itong nonagon mo at pwedeng idagdag sa ating mga koleksyon. Ayan. Maganda itong mga nonagon na ito. Pero dito sa mga nonagon, tandaan nyo kung naaalala ninyo, yung mga glossy type ang maganda pong i-collect kasi halos karamihan ng nonagon ay mga frosted po. Siyempre. At yung mga error coins, kagaya nyan. Sumunod kay Paolo Manuel Santiago. Hi, as ng papa ko, double die daw po ba? And may mint mark ba talaga? Tingnan natin kung may mint mark at kung double die nga, ano. Sa obverse nitong 5 piso, wala naman ako nakitang double die dito. Ang nakikita ko lang siya ay nagkulay tingga. Try nyo pong i-magnet ito kasi baka mamaya magnetic ito. Kung magnetic ito, by rare yan. Diba kasi ang mga 5 piso BSP series coins ay mga non-magnetic. Itong 1998 mo ay common pero error siya. Kasi yung rare na 1998 ay yung meron pong mint mark. Diba guys? Tapos sa reverse, tingnan nyo. Sa 1993, sa year na 1993, may napansin nga ako doon na parang dumoble, no? Mechanical doubling siya. Ayan. Slight lang. Yung nga, nagdala dito kasi yung pagka-error niya, no? Itong mga to, toned coin na ito at grease error na rin to. So, masasabi natin, 2 error and 1 coin. Ayan. Alright, maraming salamat. Hanggang susunod po. God bless you all. Out muna tayo.